Hey guys, it's Christopher here, and for today's video ay tuturuan ko kayo or ipapakita ko sa inyo kung paano ko gumawa ng vector art. So, ano nga pala muna ng vector art? Ang vector art ay isang picture natin or picture ng kahit sino sa ating mga tao, and gagawin natin siyang vector. Then, ang tawag sa vector na yon, art. Really, nigga? Papakita na lang sa inyo kung ano yung mga example ng vector art na nagawa ko. So, ito yung una. Yan. Yan yung una kong gawa. Kaya ito pinato kasi maganda. Hindi yung ito, yung gawa ko. Yan. Ayan yung una. So, sunod. Yan. Ganyan siya. Ganyan yung itsura ng vector art sa mga hindi nakakalam. Alam ko, madami din sa inyo na nakakalam kung anong vector art and paano gumawa na ito. Then, ayan. Ganyan siya. Ganyan ang vector art. Ganyan. Then, last one is... yan. Ganyan siya. Kahit simple siya, parang maganda siyang tignan sa mga... wala lang. Parang cool niya ng tignan kasi cartoon niya. Ganyan. O, ayun. Share ko muna kung paano, kung kailan ko siya nalaman or paano ko siya na-discover. Wow, discover. Hindi, kasi sa Twitter siya na... parang nakita ko lang siya sa Twitter, so... naingit ako. Kasi... kahit pa paano, may hilig din ako sa art. May hilig daw mag-drawing, ganyan, ganyan. So, yun. Sinearch ko sa YouTube kung anong app yung ginagamit. So, naito ko yung app na yun. Namaya ko nasasabi ko anong app yun. Tapos, yun. Parang, tinry kong gumawa ako. Gumawa ko ng sarili ko. Then, kasi parang ang gawa nun, i-re-retweet mo yung post nung kung sinong gagawa. Then, pag niretweet mo yun, kung ano yung DP mo sa Twitter, yun yung gagamitin niya. So, ako, gumawa ako ng ganun. Tapos, ito yung kinalabasan niya. So, ayan. Ayan yung una kong gawa. Ayan. Nakita niyo ba? Palitin ko. Ayan. So, ayan yung una kong gawa. Tapos, nagpa-game rin ako sa Twitter. Kung sino yung first 500 na makakapag-retweet nun, ayun yung gagawa ko ng vector art. Then, sa kasamang palad, di ko rin natapos. Kasi napakadami nila. And, hindi ko nakuha yung pagkasunod-sunod ng mga nag-retweet. Kasi, tinitignan ko, wala. Hindi na siya, hindi na mabalik sa pinasimula. Then, tinanggal ko. Nagpa-ulit ako. First 300. Yun, nakuha ko naman lahat ng username ng 300. 20 minutes pala naka-300 na. So, nakuha ko agad lahat ng username nila. Then, mga naka-100 lang ako. Pero yung mga username nila, naka-save pa rin sa phone ko. Kaya, in case na sipagin akong gumawa ng ganun, gagawin ko sila. DDM ko kung gusto pa rin nilang pagawa. So, ayun. So, yung tawag sa app, share ko sa inyo, yung tawag sa app na yon is Adobe Draw. Ano ba itsura niya? Wait lang. Papakita sa inyo kung ano itsura ng Adobe to. Basta, ayan siya. Hindi sa aking phone to, kaya okay lang yan. Ayan. Ayan. Ayan yung Adobe Draw. Tapos, tuturo ko na sa inyo kung paano siya gawin. And, without further ado, English yun, huwag kayo. Let's get started. So ngayon, ipapakita ko sa inyo dito sa phone kung paano ko siya gawin. And hindi ko kaya yung screen record kasi medyo nahirapan ako kasi phone, mano-mano. And kaya ayun. So ayan, pipinitin natin to, Adobe Draw. Huwag niyo pansinin yung ano. So ayan yung dati kong gawa. Kulang siya kasi hindi ko to phone. Tapos yun, parang first gagawin nyo, kiklik nyo to. Then pipili kayo dyan kung anong kukunin nyo kasi eto, pag landscape yung picture nyo, kung medyo malaki yung sakop niya, then portrait, patayo, then yan. So sa akin, pipiliin ko large. Tapos, gagawin nyo is pindutin nyo to, yung square na yan, then click yung image layer, then gallery. So allow muna kasi hindi akin na phone to. So, yan. Gagamitin ko yung picture ng best friend ko. Tapos, ang gagawin niya dyan, papalitan niya siya. Wala. Papalitin niya yung picture niya. Basta, kaya maliit yan. Explain ko later. Then, wait lang. Wala. So, eto. Pindutin niya siya. Eto yung brush. Ayun yung mga brush niya. Ayan, ayun yung size. Tapos, madalas ang ginagamit namin is ganito. Ayan, ganyan yung ginagamit namin. Tapos, ang laging gagamitin yung size ng brush is, ay hindi. Itong yan, pipindutin niya siya, then, ang size niya is 1.5. Ayan. Asan na ba yung 1.5? Ayun. Ayun yung 1.5. Ayun yung brush. Then, yung color na gagamitin natin is black. Ayan. Sasamin siya sa black.
Then, okay na yan. Then, tapos, pipindutin sa control layer. Ay, ito muna sa image layer. Pindutin nyo siya. Then, yung opacity niya yung gagawin yung 70% kasi lalabo siya. Ayan yun, nabasa 70 yan. Then, draw layer. And, zoom in nyo siya. Then, tsaka nyo na i-trace yung ganyan. Yan. Ganyan lang siya kadali. And, later, papakita ko sa inyo kung pa yung ano niya. Na, pag na-outline ko na lahat, ganyan. So, babalik tayo. Wait lang. Hey guys, ulit. So, natapos ko nang i-outline yung mga yan, ma-outline niya. So, ganun yung itsura niya. Kung gusto niyo naman siya makita na mas maayos, tanggalin natin yung mismong picture niya. So, ang gagawin natin, dito sa image layer, double click nyo lang. Tapos, ayan, any yung outline nung picture nung kung sino man gagawa nyo. Then, after that, gagawin natin is yung kilay naman. Hiwalay natin yung kilay sa layers ng mga outline. Nag-gets nyo ba? Hindi. And, pindutin natin itong draw. Then, pindutin yan. Another draw layer. Then, ito ulit. So, sa mga Android pala, ang gamitin nyo is 0.5 yung ayan, yung size nyo. Kasi medyo iba yung nagiging ano. Kasi mas gumagamit ako more on sa iPhone. Eh ito, hiniram ko lang kay mama kasi hirap gumawa. So, gawin natin dito sa panibagong draw layer, tanggalin natin. Kagawa na tayo nung sa kilay niya, ganyan. Tapos, ganyan muna siya. Then, ganyan. Basta ganyan siya. So, babalikan natin and mabilisan to. Wait lang. So, ayan, natapos ko nang gawin yung sa kilay niya. So, ganyan siya. Ayan, balik, tanggalin natin yung picture niya. Ayan, ayan yung itsura niya. Kapag may kilay na. So, ayan. The next naman is... Ay, ano ko pala? Sasabihin ko lang pala. Halos lahat nung ginagawa kong ganito, hindi ko nilalagyan na ng ilong mata bibig. Kasi minsan kapag pag ginagawa ko, parang nagpapanguyo yung ilong talaga kahit hindi naman talaga. Parang hirap lang gawin. Sa akin kasi yung magawa ko, ano lang, kilay lang talaga nilalagyan ko. So, next naman ang gagawin natin is, tatry natin kriyahin yung sa buhok. Kasi meron naman iba na ang ginagawa nila is hindi na nila nilalagyan ng outline ng buhok. So, ngayon, tatry natin lagyan ng buhok. So, unang gagawin is, zoom in natin. Tapos, kukunin natin tong ano na, buhok niya. So, gagawin natin, yan, 100 yung opacity. Tapos, pipitin nito tong color. Tapos may lalabas na ganyan. So, lagayin nyo siya dyan. So, then, ibay natin yung ano niya. Gawin natin 2-3. Then, yung opacity niya, gagawin natin 25. Natin 25 opacity niya. Wait lang. Yan. Then, ang gagawin natin is, i-outline natin ganyan, paulit-ulit lang. Kaya ganyan kasi, pag tinanggal natin, wait lang, tanggalin natin. So, magiging ganyan siya. So, mahaba-habang oras to, pero nakadepende naman sa inyo kung anong gusto nyo. Meron naman na, parang babalik lang natin siya. Sa akin kasi ang ginagawa ko, wait lang, tanggalin natin siya. At, para babalik, bibili din nito. Yan. Hanggang sa mawala. Wait lang. Yan. So, after nyan, para mas mabilis ang gawaan na lang is gagawin na natin may kulay na lahat. So, color ulit. Yan, lagay natin dyan. Tapos, make sure nang gagawin nyo dito mismo sa draw layer. Kasi kapag dito sa taas, hindi nyo siya malalagyan ng kulay. Then, di ba nakuha na natin yung kulay niya? Then, long press, mag-loading. Then, ayun yung buhok niya. So, pag ina na natin, yan, ganyan na siya. Then, yung sa face naman. Yan, wait lang. Ang tip ko lang is, wag kailangan lahat ng lines, kailangan magkakakonekta talaga. Kahit napakatiting yan, hindi, kuwari, dito, kahit katiting yan, masasama to, kailangan talaga lahat kuha nyo yung linya. Then, after nyan naman is, yung sa kilay naman. Wait lang, nagawin natin.
Then pagsasabay na lang natin, merge natin, pababa. So magkasama ng dalawa. Then gawin natin yung black. Ayun. So kasi yun naman talaga kulay ng mga kilay. So long press. Then long press. Oh, 'di ba? Ganyan 'yan. Ganyan yung magiging itsura niya. Kaya kailangan talaga is 'yan tulad noon, sa 'yan, maliit sa gilid. May ay shit. May ano talaga. May maliit na ano dyan. So, gagawin natin, pagdugtongin mo natin. So, yan, nadugtong na natin. Long press. Yan. So, ayan yung kilay niya. Then, yung sa face naman is, ganun lang din. Simple lang din. Ganyan. Kunin natin dyan. Kaya, bahala ko anong klaseng skin tone ko kunin. Tapos, ganyan. So, ayan. Pwede naman, dito sa color. Ayan, namimili kayo. Kung gusto nyo pula yung gagawin nyo yan. Tapos, gagawin siya ganyan. Oh, ayan yung mukha niya. Joke. Tapos yun lang siya, dyan. Nakadepende talaga yun dyan. So, balik natin yung kulay niya. Yan. Tapos, copy lang natin. Copy. Lagyan natin dyan. Dyan. Tapos, kukunin natin yung kulay ng damit niya. And, oh, shit, wait lang. So, nakita ko na yung problema dyan, dito. Yan, may counting space dyan. Sana mag-focus ka. So, tatapalan na lang natin siya ng kulay. Ganyan. Ay, wait lang. Back. Tapalan na natin yung ganyan. Kahit hindi siya sakto ako sa matapalan. Then, pinitin natin siya long press. Wala. Tapos, gawin natin yung dito sa loob. Gagawin natin siya medyo dark. Yan, nasuplan natin. Then, check. Tapos, pinitin natin siya. And, wala. So, ayan na yung ano natin. Ganyan lang yung simple yung gawa. Pero, kung gusto nyo nung lahat ng details ay gagawin natin. Popost ko na lang sa, hindi ko alam kung ipopost ko ba sa Twitter ko. Isasama ko na lang dito yung mismo pag sinama natin lahat ng details. Parang, I mean, yung sinasabi kong kompleto yung details. Wait lang. Lahat yan. Except sa face. Pati sa buhok. Tatry na. Titingnan ko kung makakayan ako mamaya. Pero pag hindi, pasensya. So, ayan. So, ayun yung gawa ko kay Kat Kat. So, yun lang.